It ba ko, ganito natin na trabaho ko. Pero, sige lang, kakayanin. Gago! Ma'am, masakit po sa pakiramdam na akalain mo sa ibang bata na bakit sila, dahil sila nung swerte nila, dahil minanay sila tatay. What? Bro. Gago! Tapos, inainsulto nila ang kanilang nanay at tatay. Kung ako po yun, ma'am, napakaswerte na po ako sa mundo. Ah, oh, sarap. Ang kwento ng isang batang lumaki sa hirap. Ang pangalan ay Sir Raymond. May edad na 10 gulang sa musmus na katawan. Napipilitan magtrabaho para sa pamilya niya. Ay pinipilit mag-araro. Tinitiis ang init para sa kanyang pangarap. Balang araw, makakatakas din sa kahirapan. Sa mura niyang edad, kailangan niyang magsikap. Dahil sinamulat sa mundo na walang magulang. Gusto ko lang nasabihin, nakakapanghinayang. Kung bakit anak ninyo ay nagawa ninyong iwanan. Araw-araw, kinakailangan kailangan niyong maghanap buhay. Nagsasaka at mag-isang nagtatanim ng gulay. Siya yung bata na nagsisikap sa kanyang pangarap at nagdarasal na sana makasama ang magulang. Siya ay naiiba sa mga kabataan. Sa pagsisikap niya, siya ang dapat natularan. Balang araw, matutupad mo rin ang iyong pangarap. Balang araw, ay giginhawa din ang iyong buhay at sanay maging katulad ka ng ibang kabataan na mapagmahal, masipag, kaya dapat kang tularan. Balang araw, matutupad mo rin ang iyong pangarap. Balang araw, ay giginhawa din ang iyong buhay. Ngingiti ka rin sa kabila ng iyong mga luha. Ang tinanim mong pagsisikap, yan ay magbubunga. Sana ay mamulat ang iba sa katotohanan. Kung gaano kasakit sa bata ang walang magulang. Paano nyo natitiis na ang anak nyo? Mahirapan din niya sana di naranas to kung di nyo siya iniwan. Dapat sana siya ay nag-aaral, di nagtatrabaho. Dapat sana siya ay naglalaro at di nag-aararo. Dapat sana ang magulang niya ang kanyang kasama. Ngayon siya ay nangunguli sa kanyang pamilya. Maaga niyang dinanas sa buhay ang pagsubok. Sa kabila ng pagod niya ay di siya sumuko. Pinakita niya na kaya niyang bumangon mag-isa. Sa mura niyang edad, hindi siya umasa sa iba. Diba ang sarap isipin na merong isang bata na ginagawa lahat para sa kanyang pangarap. Di katulad ng ibang mga kabataan na walang ibang alam kundi umasa sa magulang. Balang araw, matutupad mo rin ang iyong pangarap. Balang araw, ay giginhawa din ang iyong buhay at sana'y maging katulad ka ng ibang kabataan na mapagmahal, masipag, kaya dapat kang tularan. Balang araw, matutupad mo rin ang iyong pangarap. Balang araw, ay giginhawa din ang iyong buhay. Ngingiti ka rin sa kabila ng iyong mga luha. Ang tinanim mong pagsisikap, yan ay magbubunga. Ngayon ay narinig na natin ang kwento ni Raymart. Sana merong natutunan, lalo na ang kabataan. Di ba sobrang palad nyo? Di kayo nagtatrabaho, may maganda kayo buhay. Pero puro pareklamo, lagi cellphone, lagi hawak. At di pa mautusan, nakukuha pa na bastusin na kanilang magulang. Sana ay maisip nyo kung gaano ba kayo kapalad. Yung pinapangarap ng iba ay inyong sinasayang. Merong batang nangangarap makasama ang pamilya. Merong batang kinakaya ang mga problema. Merong bata sa murang edad, banat na sa trabaho. Merong batang sa pagsubok ay hindi nagreklamo. Sana'y magbigay ng aral ang naging kwento ni Raymart, lalo na sa kabataan. Sana'y merong natutunan kanya. Sana ay malaman nyo kung gaano kakapalad bago mo sabihin na nahihirapan ka sa buhay. Kung gaano ka kapalad bago mo sabihin na nahihirapan ka sa buhay. Yan, pag sumasakit yung ulo ko, nagpamasa ako sa'yo.